Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yunto ng liyan po si Sayan na ipinadala ni Rona dito sa ating dulaan. Love and Memories. Pinuntahan ako ni Miriam sa bahay namin at sinabi sa akin na hindi pa sila break ni Henry. Nagbanta sa akin na guluhin kami. Kaya isinumbong ko kay Henry ang kanyang sinabi. Kaya kinausap niya na hindi na siya babalikan dahil wala na ang kanyang pagmamahal kay Miriam. Kaya wala nang nagawa ang babae. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating ang isang problema at sinabi ko yun kay Henry. Rona, ano ba yung problema ang sinasabi mo? Sige, sabihin mo sa akin. Henry, malaking problema to. Baka hindi na ako makapag-graduate. Ha? Anong ibig mong sabihin? Di ba sinabi ko naman sa'yo, kahit hindi mo matapos yung pag-aaral mo, walang problema. Dahil mahal kita. Kahit hindi mo mapuntayan si Miriam. Kaya huwag kang magalala. Pero ang iniisip ko, baka magalit si na inay at itay kung hindi ako makapagtapos sa aking pag-aaral. Hindi sila magagalit, Rona. Dahil minsan nakausap ko ng itay mo. Gusto na rin niyang makasal tayo para makita pa daw nila yung kanila magiging apo. Ha? Sinabi nila yan sa'yo? Isa bagay, hindi naman sila tutol sa ating relasyon eh. Kaya kailangan mong malaman ito, Henry. Sige. Dahil nag-aalala ko eh. Sabihin mo, ano bang problema mo? nag-aalala ka. Andito man ako, hindi tumulong. Kung ano man yung problema mo, sabihin mo sa akin. Eh, alam mo, nagpa-check up ako sa doktor at ang sabi niya, positibo daw na buntis ako. Rona, totoo ba yung sinasabi mo? Rona, masayang-masaya ako sa sinabi mo yan. Ang tagal ko ng pangarap na magkaroon ng anak. At natupad na rin yun ngayon sa'yo, Rona. Kaya huwag ka mag-alala. Ako lang bahalang magpaliwanag sa itay mo at inay mo. Sa lalong madaling panahon, magpapakasal na tayo. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Tamang-tama ang dating ko. Kumakain na si Henry. Kailangan ko siyang makausap para malaman ko kung totoo ang nabalitaan ko. Sana kausapin niya ako at magkabalikan na kami. Alam ko na ang aking gagawin. Henry, pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Ha? Ikaw pala, Miriam. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Dahil nakipaghiwalay na ako sa'yo. Naiintindihan mo? Henry, mahal na mahal kita. Hindi ko matatanggap ang iyong desisyon. Bumalik ka na sa akin para ituloy ang pagpapakasal natin. Hindi na mangyayari, Miriam. Dahil tapos na akong damanhigan sa mga magulang ni Rona. At sa susunod na buwan, ikakasal na kami. Hindi. Hindi totoo yan, Henry. Di ba akong mahal mo? Hindi ang babaeng yun. Wala na akong pagmamahal sa'yo, Miriam. Hindi na ako aatras sa pagpapakasal namin ni Rona. Dahil buntis na siya. Alam mo yan na gusto kong magkaroon na ng anak. Kaya pinagdamot mo. Kaya pasensya ka na. Umanap ka na lang ng iba na susunod sa lahat ng gusto mo.
at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Roda, bakit hindi ka pa kumakain? Ayaw ba ng ulam na inihanda ko? Eh, Kwan po, inay. Wala po akong ganang kumain dahil masama po ang pakiramdam po. Ah, teka nga. Pagka may lagnat ka, tingnan ko. Masakit ba ang ulo mo? Para kukuha ako ng gamot na iinumin mo. Wag na po, inay. Wala naman po akong sakit. Kundi ganito talaga ang pakiramdam ng isang gaya ko eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang karamdaman mo? Para alam ko at maagapan. At pupunta tayo sa doktor. Magpa-check up ka. Ay, inay. Huwag po sana kayo magagalit sa ipagtatapat ko sa iyo, ha? Dahil ako... Roda! Alam ko ang sinyalis na yan. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba ay buntis na? Oo po, inay. Buntis po ako. At sinabi ko na kay Henry ang kalagayan ko. Sinabi niya na magpapakasal po kami sa dalang madaling panahon. Dapat lang, Rhonda, na magpakasal na kayo. Dahil magkakaanak na kayo. At saka hindi mabilad sa kahihiyan ang karagalan ng ating pamilya. Ay, Juan, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay Ruda. Kailangan na kausapin natin agad si Henry. Ha? Bakit ano pang nangyari kina Rona at Henry? Nag-away ba sila? Hindi, Juan. Kundi kailangan na panagutan ni Henry ang kalagayan ni Rona dahil buntis na ang ating anak. Ano? Kaya ba kailangan na pakasalan niya si Rona? At huwag niyang lulukuhin si Rona, kundi baka hindi niya magustuhan ang hagbang na gagawin ko. Oh, huwag ka nagmagalit. Dahil sinabi ni Rona na hintayin natin ang kanilang pamamalikan mamayang gabi. Dahil nasa trabaho pa si Henry. At alam ko na hindi naman niya pababayaan si Rona sa kanyang kalagayan. Sige, mabuti kung hindi niya tatalikur ng kanyang pananagutan sa ating anak. Eh, dahil kaya kong pumatay ng tao pag niloko niya si Rona. Ay, dako, madahimik ka nga muna. Baka mataki ka dyan. Tingnan na lang natin mamayang gabi kung tutuparin niya ang kanyang pangako. Alam mo, mahal na mahal niya si Rona dahil natupad ang pangarap ni Henry na magkakaroon na ng anak. Eh, sa bagay, natutuwa rin ako dahil may aalagaan na tayo nga po. Eh, sabi na ko sa bata na may maglalaro dito sa ating bahay. Dahil nagpunta po ako dito para wala kayong masabi sa akin. Huwag ko kayong maglala. Dahil pagkakasalan ko si Rona sa lalong madaling panahon. Ay, mabuti naman. At dapat tuparin mo, Henry, ang pangako mong yan. Dahil ayokong masaktan ang aking anak. Mahal namin si Rona. Alam po yun, itay. Kaya sinabihan ko na yung mga kapag-anak namin na kasama kong mamamanhigin bukas ng gabi. Asahan ninyo, darating kami. Para pag-usapan ng tungkol sa kasal namin ni Rona. Eh, mabuti kung gano'n. Tatanggapin namin kung ano man ang kaya ninyo para sa handaan. Ang importante ay hindi mapapahiya ang aming pamilya. Oo, itay. May panindigan po ako. At
tutuparin kong pangako kong yan. Hindi maagrabyado ang anak ninyo. Sige, hintayin namin kayo bukas ng gabi para sa inyong pamamanhikan kay Rhoda. Matalino ang babaeng yun. Ginamit niya ang kanyang kalandian para masilo si Henry. Akalain mo, nagpabuntis siya para sigurado na hindi siya iiwanan ni Henry? Ah, wala na akong magagawa. Hindi bale, may natagpuan na rin ako na ipinalit sa kanya. Isang negosyante. At niyaya na akong magpakasal kami agad. Para hindi masabi ni Henry na wala nang iibig pa sa akin. Mabuti na lang. At natagpuan ko ang magiging asawa ko na mas gwapo at mabait kaysa kay Henry. Sana maging maligaya ako sa napili kong maging asawa. Sa akin. Kala mo, kunwari lang yung sinabi kong mahal kita. Pero ang totoo, mas mahal kita kaysa sa kay Miriam. Dahil nakita ko na talagang mahal mo ko. Hindi gaya ni Miriam. Mas mahal pa niya yung trabaho niya kaysa sa akin. Alam mo, Henry, unang kita ko lang sa'yo, naakit na ang aking puso. Pero hindi ako nagpahalata sa'yo. Baka sabihin mo na wala akong ingat sa sarili. Ayaw kong pintasan mo na malandi akong babae. Kaya hinintay ko na ikaw ang magtapat ng pag-ibig sa akin. Alam mo, sa'yo ko nakita yung katangin ng isang babae na nagpatibok ng puso ko. Mahal mo ako. Kaya lang, pinilit kong makuha yung pagkababahan mo dahil mahal kita. Nakita ko lahat yun sa'yo. Kaya ginawa kong lahat para magkatuluyan tayo. Naku, baliktad yata. Ano? Dapat ako ang matakot na iwanan mo dahil nakuha mo na ang aking pagkababae. Rona, ginawa ko yun para makasal na tayong dalawa. Pero tingnan mo naman ang nangyari. Epektibo eh, di ba? Dahil nabuntis na kita kaagad. At kaya ng pangarap ko, magkaroon ng anak. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life. Mabuti naman at punta ka dito, friend. May gusto akong malaman sa'yo. Totoo ba? Totoo ba ang balita na itinakda na ang pagpapakasal ninyo na Henry? Oo, friend. Kaya gusto ko, dumalo ka sa araw ng aking kasala. Huwag mong kakalimutan ng dumalo. Kung hindi, wala na akong matalik na kaibigan. Okay, friend. Ikaw pang hiyain ko, eh, matalik kitang kaibigan na itunuturing ko pa ang kapatid. Kaya lang, kung may asawa na ako, syempre, hindi na tayong masyado magkasama dahil yung asawa ko na ang kasakasama ko palagi. Kaprin ha, dapat makahanap ka na rin ng nobyo mo para may magmamahal na rin sa'yo. Oo nga eh, nainggit nga ako sa'yo, friend eh. Dahil ikakasal ka na, ako wala pa akong nobyo.
Saan ko kaya siya makikita? Nasa paligid lang yan, friend. Hindi mo lang napapansin. Kaya dapat dumalo ka sa sayawan. Baka sakaling may makakilala kang lalaki dun. Sige na nga. Baka sa taong ito ay makakahanap na ako. Para makapag-asawa na rin ako. Alam mo, friend, mahirap palang ganitong kalagayan, ha? Ang hirap palang maglihi. Ano? Buntis ka na, friend? Oo. Uy, ang swerte mo naman. May maglilibang na sa'yo, na baby mo. Teka, friend. Kailangan, isa ako sa magiging ninang, ha? Oo ba? Ikaw pa. Aba, hindi pala tayo mapapahiya sa ating mga bisita sa kasal ni Henry at Rona. Bongga ang handaan. Eh, naiinggit ang mga kumpare natin at kapitbahay nito. Oo, Juan. Walang problema sa ihahanda. Dahil may kaya si Henry, may matatagpang trabaho, at may malawak na lupain. Ay, alam mo, Minang, kaya naghanda ng bongga dahil na rin sa pasasalamat niya kay Rona. Eh, kasi nabuntis agad. Eh, natupad ang pangarap niya. At gusto niyang maging maligaya si Rona sa araw ng kanilang kasal. Ay, swerte si Rona. Dahil ibinibigay ni Henry ang magpapasaya sa ating anak. Kaya padatag ang loob ko. Dahil maayos at magiging masaya ang buhay ni Rona. Lalaki ang anak natin, ang bunga ng ating pagmamahalan at magpapatatag ng ating relasyon. Alam mo, napaka-swerte ko sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng pangarap para magkaanak ako. Siyempre, mabuti kang tao, kaya ibinigay ng Diyos ang hiling mo. Alam mo, napakasaya ko dahil natagpuan kong babaeng mapagmahal. Kaya naman, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Henry. Ikaw ang sumuporta sa pangangailangan namin ng aming pamilya. Kaya masayang masaya ako dahil ibinuhos mo ang lahat ng panahon mo at pagmamahal sa amin. Sana habang buhay tayong magkapiling, kasama ang ating mga anak. Kumpleto na rin ang buhay ko dahil sa ating panganay na anak. At sana tuloy-tuloy yung masayang relasyon natin at pagmamahalan nating dalawa, Rona. Maayos ang buhay ko kasama ang mga magulang ko dahil kay Henry na isang responsableng asawa at ama ng aming anak. Masaya ako sa piling niya at hindi ako nagkamali sa pagpili ng naging asawa ko na mapagmahal sa akin at pati sa mga magulang ko, sinuportahan niya. At natapos ko rin ang aking pag-aaral sa kolehiyo at isa na akong ganap na guro. Hanggang dito na lamang,
Nagpapasalamat, Rona. Diyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Rona. At naway, kinapulutan ninyo ng alas sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang bago naming isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, June Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.